gagawa na lang ng ikababangon ng pangalan, hindi pa ginalingan. Actingan 101, hindi umubra sa mga netizen online. Tila pinagtawanan lang ng maraming netizen ang ipinagmamalaki ng Marcos administration na 13 billion na entrapment ng Cebu na nangyari sa Batangas City kung saan nakapaloob lamang sa isang van ang 2 toneladang Cebu. Hindi na raw kapanipaniwala ang gintong eksena, mas lalo pang nabuking na scripted ang mga nasabing entrapment na hindi makapagsalita ang pulis mismo na tila nakahuli raw sa nasabing van na may karga-kargang 95 kilos of Cebu. Sapul rin sa camera ang di muna'y pagbulong ng isang pulis na pinaniniwalaang ito raw ang mga script na sasabihin ng nasabing police officer na nakahuli sa nasabing van sa isang checkpoint sa Batangas. Huwag na nga raw nilang pag-aksayan pa ng panahon ang pagpapanggap na ito dahil wala ng Pilipinong maniniwala sa kanilang panggagago. Pagtataka pa ng maraming netizen online, bakit raw mabilis pa sa kidlat? Hindi lamang ang media o ang press, maging si President Bongbong Marcos at ilang matataas na opisyalis ng pamahalaan, kabilang DILG Secretary ni si Benhur Abalos, napakiwari ng ilan sa kanila bakit parang alam na alam raw na magkakaroon ng hulihan sa Batangas City. Kapansin-pansin raw na tila pinangungunahan ni President Bongbong Marcos ang nasabing pulis na sila ring nag-promote matapos ang nasabing Batangas Cebu entrapment. Narito ang isang nakakatawang video na nag-viral sa social media na hindi na pinaniniwalaan ng maraming netizen ang nasabing history-making ng Marcos administration na nahulyaron nila sa Batangas ang pinakamalaking Cebu hole sa bansa. Narito at panoorin ang full video. Before you start asking questions, sasabi, I'll warn you, hindi cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo sa training sa military, saka sa police walang training para makakaharap sa president. Kahit kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa president. So, magandang umaga po sa ating lahat, kay sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, Hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. So, mayroon po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bahay na Alatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pinaplug down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroon suspicious po, so yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po nung nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta, nasabat po namin yung ganitong malaking halaga po ng Cebu po.